There's also the question of which resources you're using for, because for GMA, we have our institutional accounts and then we have our reporters' accounts. But usually we send out our reporters to coverage and the materials they produce belong to the network. So in this case, I think it should be made clear if the assistant secretary posts a video on her blog, who paid for her trip, for example, to Marawi? Was that government that paid for that trip? And if so, is that part of her official function? Because why would she be broadcasting government activities on her own blog instead of on the official? Oh, okay. I understand what you mean. Yes, yeah. But that's her job. I mean, as PCO. Yes, yes, ma'am. Again, the antennability of it. Yeah. Nag-cross dun sa personal blog. Kasi it's entertaining, di ba? People like to see it. But again, we need to be careful and maybe that, yes, that also has legislation. I'm sorry. I'll just finish, Madam Chair. Okay, anyway, ito yung post mo that got you in trouble, okay? Anyway, final ko na yung case dyan. At gusto natin mag-set ng higher standards. Dapat alam mo what you can or cannot do. Next slide, please. Okay, ito. Can you explain about this? Yan. Oh, ano nangyari dyan? Ito yung pinost mo, nananawagan ka na sana bisitahin din yung police na namatay dun sa drug bust. Nananawagan ka sa amin. The problem with that is yung pala last year pa namatay yung police. So yun ngayon, anong nangyari dyan, Miss? Bali, Madam Chair, alam ko naman pong nangyari yan 2 years ago. Ang pinopoint out ko lang po dyan ay kung kailan bibisita po yung mga nakasaad doon ng mga tao sa mga ganito pong mga namamatay na kapulisan. So, are you sure that's what you actually meant? Yes. Or nakalagay kasi, kailan nyo dadalawin? Meaning, pwede pa silang puntahan? Actually, Madam Chair, hindi man po maayos yung interpretasyon ko, pero yun po yung ibig ko lamang pong sabihin. But hindi na lang umamin? Yun nga, na nagkamali. Di ba? Na nagkamali ako. So, ganun talaga yun. Kaya nga sinasabi ko rito, yung mga post na ganyan, hindi ka sasabit if you have at least a friend or another staff na ipadaanan mo lang bago mo i-up. Di ba? Kasi nga, iba yung standard mo eh. And ako, talagang maraming followers ka, no? Maraming humahanga sa'yo at pinangahawakan nila yung salita mo. And we don't want you to get burned also. Pagka, if you get burned, wala nang maniniwala sa inyan. Di ba? So, that is my suggestion. And sa akin nga, no, siguro pwede ka mag-maintain ng blog as mentioned by Ma'am Ellen, but you don't touch the subjects na magkakaroon ng or that would touch on the policies of your work. Di ba? Ngayon, you have to decide kung gagamitin mo yung blog na yon. As I mentioned, to promote the Duterte, defend Duterte, or explain his policies, by all means, gamitin mo. Pero ang ayaw natin dito is gagamitin mo yung medium na yan to spread this information, tapos may deniability na hindi yan government kasi personal mo. Ayoko ng ganon. If, ano yan, ito yung pagka Mocha Uson blog ang nagsalita, since part siya ng PCOO as a senior official, then it is part of the apparatus of dissemination of PCOO. Wala namang problema. Actually, ganun. Senator Trillanes, somebody called my attention to this. There's somebody, an employee, si Ms. Anderson ng Customs, di ba? Kaya nag-umpisa nga yung gulo niyan because she tweeted or she had a comment against the speaker. So apparently, we don't take it very lightly when we're in government to be criticized by somebody also from government. But
But of course, we shouldn't stop that. But particularly for PCOO lang, kasi nga, information coming from you is deemed official. This is where we need to do a study on the matter. We have a few minutes left and we have our session, but Senator Trillanes will wrap up and then we have Senator Pacquiao. Okay. Maraming salamat, Madam Chairman. And finally, itong kay... anyway, ito yan, yung campaign, di ba? Apart yung in-spread mo, ito pala ay galing sa Brazil na namatay. So, okay, nung campaign yan. Sige, next. So, ito naman yung kay... Sorry po, Madam Chair. Yung tungkol po dun sa Brazil, shinare ko po yun at hindi ko po sinabi na sa Pilipinas po nangyari yun. I just shared the sentiment doon po kay Peter Tulavina na nakakalungkot po na nangyayari yung mga ganitong bagay sa Pilipinas po. So, pinalagpas ko na nga para ano eh. Hindi siya sabi ko lang, sir. Wala naman po intention na mislead, sir. Okay. Sir, pwede pong mag-comment lang po isa. Madam Chair, pwede po. Kasi po, kanina, nagbabasa po kayo ng mga tweets, may binabalita daw na soft kayo sa amin. Gusto ko lang po i-call out itong ano, News 5. Nagpalabas na ng fake news laban po sa akin. Sabi niya, sinabi ni ASIC Mocha Uson na kaya siya madalas mabash sa social media ay dahil sa kagagawan ng mainstream media. Madalas daw kasi magpakalat ng maling balita at pinalalaki nito ang mga bagay na hindi naman dapat kaugnay sa kanyang mga pinos. Hindi ko naman po sinabing madalas po ako mabash dahil sa kagagawan ng mainstream media. Ito po yung topic po kanina na yung mga unang dalawang fake news po na ibinalita. Pero hindi ko po sinabing lagi akong binabash dahil sa mainstream media. Thank you, Madam Chair. Okay. Noted. Okay, next slide. Ito naman, dito mismo kay Secretary Andanar. Ito, yan yung kinalat niya. Media offered $1,000 to cover Las Cañas press conference. Anong palagay natin? Anong defense natin dyan? Karabar siya. No. But the information... We're not talking about fake news being peddled, but we're talking about the fake information peddled that was captured by the mainstream news. So, yes, sir, Senator, I think that was already answered by the secretary, no less than the secretary. Then, ang nasabi po ng secretary nung time ng interview was may naparating sa akin, which means hindi niya sinasabi po na totoo na may binigay sa kanila at may nanghingi or may nag-accept ng kung ano man po yun. Yun po, okay, ang nasabi niya sa transcript po, so, ng kanyang interview. So, pwedeng gawin yan? Tell, sir, me. So, given the opportunity to do that again, will you do that again or will you recommend to your secretary to do that again? Sir, what I'm only trying to say here, sir, and what I'm trying to explain here, sir, is that this is what the secretary yes, has said. Yes, but I'm asking you, para lang ma-determine yung decision-making processes ng PCOO, if given the same opportunity, at tinanong ka nung ni Secretary Andanar, pwede ko ba sabihin ito? Would you recommend that? Sir, if the secretary would... think that it is proper for him to say so, then? No, I'm asking you, is that proper? Pwede mo ba sabihin yan sa media na unverified information? Sasabihin mo din ang deniability? Hindi, sinabi, may natanggap lang naman ako eh. Alam mo itsura ng mga media reporters dito na nag-cover? Dito, pag nagpatawag yung senador ng press conference, pupunta sila. Hindi sila kailangan bayaran pumunta dahil yan yung trabaho nila. Dito, wala naman tayong binayaran, nagko-cover sila. So, na-imagine mo how unfair that statement was. So, is it proper? Sir, I am not to judge whether it is proper or not. What I'm trying to say is... No, I'm asking you, is that proper? It's... sir, I'm asking you, yes, as a person, as ASEC Banaag. Yes, sir. What the secretary said during that time, sir. You're not addressing the question. Okay, sir. Please respond to the question. I'm trying my best to respond to the question, Your Honor. It can be answered. Yes, sir. The answer is sometimes people, even officials, say unverified statements sometimes. Yes, pero nga ang difference nga natin, PCOO kayo at nasa gobyerno kayo.
nasa administrasyon kayo. Yes, sir. Di ba? You have all the resources to verify information. Ayaw natin ng recklessness na we understand that, sir. Kakalat dito. Yes, okay, so can you apologize in behalf of Secretary Andanar for that malicious statement, Yusik Ego? An apology is your honors for Secretary Andanar to do if he wanted to, if ever. But I'd like to, if you're going to address to me the same question that yeah. you addressed to Asek Banaag, then I would defer to whatever information the secretary had that time. It's like if I were in that position and somebody gave me an information that I used to cover the Senate also. So if somebody gave me an information pertaining to whatever that is, and then maybe I would say the same. No, so siguro po ang kwanjan is kung ako yung nandoon that time and he would ask me, kailan ko ba sabihin to? Tanong ko lang doon eh. May nagsabi ba sa'yo, boss, sino nagsabi? Verified ba yan? Kasi yun po dapat natin malaman. That's why we are here to determine nga eh. But kung sabihin niya na, yes, may ganitong informant, go ahead. But so, you need to qualify. Kasi nga sinasabi ko nga ang difference, kinocompare nyo, kunyari sa senador, ano? Yung senador, talagang, ano yan, ano? We are elected officials. We are answerable to our constituents. Mm-hmm. Pag nagpepedal ng wrong information, we will be made to account for those actions sa next elections. Yeah. Ngayon kayo yung talking heads ng presidente. Dapat naglalabas kayo katotohanan lamang. Validated information. Ngayon, if may ganyang information sa inyo, you can stress it that these are unverified information. Yes. Pero sabi ko nga, ito, yan na eh, nilabas na eh. Yeah. Di ba? And Madam Chair, Your Honor, I think after that incident, no, the Senate media itself, the members of the Senate media themselves came out with a statement denying so nag self-check naman po yung issue. Okay. Anyway, I'll end my turn, Madam Chairman, by addressing this to Ms. Mocha Uson. Ako, ito lang ang suggestion ko sa iyo. You have a strong influence sa public. Gamitin mo yan in a positive way. Be a good influence to those following you. You can promote, defend, and explain. Explain nyo yung mga polisiya. That way, magiging iba yung, hindi hateful na yung cyberspace natin. Dahil sa inyo yan eh, pagka nag-promote kayo ng hate, susunod sila, magiging hateful sila eh. Di ba? So yun lang naman, Madam Chair. Thank you. Thank you, Senator Trillanes. Asek Mocha, very short response. Yes, I would just like to respond to Senator Trillanes. I'm going to consider all his suggestions para sa approach ko sa pagbablog, at kung naiwan ko nga po yung profession ko sa entertainment, yung pagsasayaw ko po para manilbihan sa bayan, I will consider your suggestion po sa approach ko sa pagbablog kung makakabuti po to para sa bayan po. Thank you, Madam Chair.